Miss Universe Philippines, tama ba ang pagpili kay Chelsea Manalo para magrepresent ng Pilipinas sa Miss Universe? Hello Cruella, sumabuhay. This is Grace Alert again and welcome back to my YouTube channel. Hello! Mabuhay sa inyong lahat. Magandang gabi, umaga, tanghali, anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming pong salamat. Ay ngayon, pag-uusapan natin ngayon yung Miss Universe Philippines organization. Kung tama nga ba ang pagpili nila bilang official representative ng Pilipinas, si Chelsea Manalo sa Miss Universe Beauty Pageant. Kasi maraming nagtatanong kasi daming nagsasabi bakit daw si Chelsea, bakit daw for clout lang daw kasi first ever Filipina black na mag-represent ng Philippines sa Miss Universe. Ang daming mali ang pagpili kasi hindi sa strong, kasi malamya daw siya, kasi ganito, ang daming sinasabi. O diba? Feeling expert. Ganon yung mga ibang mga pageant pa. Hindi naman lahat. Kasi meron din naman pumapabor sa Miss Universe Philippines organization na si Chelsea Manalo yung pinili. Kasama ako doon. Kasi, syempre, nakilala ko yung mga girls. Nakasalamuha ko yung mga girls. So, ang ganda. Ang ganda ng moment. O, diba? Ng bonggang-bongga. Tapos may bubuyog na lumalapit. O, diba? Ayun. Tama nga ba ang pagpili ng Miss Universe Philippines organization kay Chelsea Manalo? Sa kasalukuyang estado ng pageant sa Miss Universe at sa kasalukuyang nagaganap, para sa akin, ito ang pinaka-perfect perfect na napili ng Miss Universe Philippines na mag-represent ng Pilipinas sa Miss Universe. Kasi nakikita ko yung batang lumalaban. Miss Chelsea, hindi talaga tayo, hindi nagpapabaya. Kahit ano pang bashing na ginagawa ng mga ibang mga Pilipino na hindi na satisfy sa mga OOTD niya, kahit ano pang bashing na ginagawa ng mga Pilipino when it comes sa mukha niya, kasi nga daming discrimination, ang daming bashing, ang daming kung ano-anong pinagbabato sa organization at saka kay Chelsea. Oh my God, pili ko ito talaga ang pinaka-perfect na representative natin na galing dito sa bagong organization na yun, ha, na Miss Universe Philippines. Si Chelsea yung pinaka-best bukod kay Beatrice Luigi Gomez and Michelle D. Ito yung pinaka-perfect na pinadala nila. Hindi naman perfect, pinaka-magandang pinadala nila sa Miss Universe competition. Alam mo kung bakit? Kasi nakikita naman natin yung galawan ni Chelsea. Nakikita naman niya nagsistand out yung beauty niya. Nakikita naman natin na mabait, maganda ang personality, very kind, very sweet. Kumbaga, kung itatanong niyo sa akin, yung pagiging kind ba at pagiging sweet ay maipananalo niya ang Miss Universe? Baka hindi tayo nakakasiguro. Syempre naman, ikapanalo lang, lalong-lalo na kung kind yung kandidata natin. That's why hindi natin alam kasi kung anong hinahanap ng Miss Universe, kasi nakastuck kayo doon, nakastuck sa utak ninyo na ang hinahanap ni Miss Universe ay malakatriona, malaganito, malaganyan. Bawat taon, iba ang hinahanap nila. Bawat taon, iba't ibang babae ang hinahanap nila. Hindi sila nakastuck na kailangan malakatriona, kailangan mayapia, kailangan mga demili, diba? Kasi hindi naman yung standard lang ni Catriona at 2018, hanggang doon lang yun. Iba naman yung hinanap nila noong 2019, iba naman noong 2020, iba noong 2021, hanggang sa kasalukuyan. Magkakaibang mga girls ang mga hinahanap nila. So, huwag tayong mag-focus doon na kailangan mga Catriona, kailangan bongga, kailangan pasabog. Ha? Huh? So, dito tayong mag-focus kay Chelsea. Kay Chelsea lang. Kung ano ang ino-offer ni Chelsea, doon lang tayo mag-focus. Huwag tayong magkakamali doon kasi magkaibang babae. At don't compare Chelsea Manalo sa ibang mga queens natin na mga loser din. Charot lang. Yung mga lumaban din at mga natalo lang din naman. O, ayun. So, kung hindi nga ba si Chelsea ang ipinadala ng Miss Universe Philippines ngayong taon, magsishine ba sa Mexico? Kagaya ng pag-shine ngayon ni Chelsea sa Mexico?
I think kung sa akin lang naman to ha, kung mga mistisa ay pinanalo ng Miss Universe Philippines noon sa kanilang pageant at magpipadala natin sa mix, I think magbi-blend lang. Magbi-blend lang doon sa mga Latinas, mga European, yung mukha. Parang hindi mapapansin. Ah, marami kasing magaganda eh. Kung mukha lang naman ang pag-uusapan, napakadaming ganda ng mga Latina, napakaraming mga magaganda mga European ng bonggang-bongga. Pero nang dahil ang Miss Universe Philippines ay ang bongga ng pagpili nila kay Chelsea Manalo bilang representative natin, tingnan mo, pumunta si Chelsea sa mga Latinas, stand out. Pumunta sa mga European, stand out. Pumunta sa mga kapwa niya, women of color from the Africas and the Caribbean, stand out. So, iniisip ko ngayon, sa mga pangbabash ng mga pageant enthusiasts and mga pageant fans, kung tama ba ang pagpili nila kay Jill? Yes, siya ang pinakabongga na siya ang pinakabonggang ipinanalo ng Miss Universe Philippines Organization at ipinadala sa Mexico. Kasi minsan titingnan din natin kung saan yung pageant, titingnan din natin kung mag-excel ba yung ganitong babae doon. Ganon kasi ikinoconsider yun din yan kung saan. O diba? Kasi ganun talaga. Tingnan mo yung mga ibang sister ni Chelsea na sobrang gaganda. Victoria Velasquez Vincent, Christina Chop. Sikat sila dito sa Pilipinas. Pero ang gaganda. Kung baga quality ng communication skills, wala tayong problema. Talagang ibigay natin doon kay BBB at kay Christina Chop. Magaling when it comes sa pasarela, magaling din sa mga OOTD lalo, 'di ba? At 'yun talaga yung binabash kay Chelsea yung kanyang OOTD. Pero siya man ang pinaka-weak na OOTD of the day sa lahat ng Pilipina. Tingnan mo, siya naman ang pinag-uusapan, hindi dahil si Miss Philippines siya, kundi dahil si Chelsea Manalo siya. 'Yun yung point ko doon. Hindi dahil si Chelsea si Miss Philippines siya, ha? Dahil kung kahit sino mang Miss Philippines tapos hindi naman nila bet, hindi din nila bet. Kagaya ni si Celeste, si Miss Philippines siya, pero hindi nila bet. Ganun lang yon. Nag-shine si Chelsea doon sa Mexico dahil si Chelsea Manalo siya. Dahil nag-shine yung kanyang personality, nag-shine yung face. Ano, face card ang labanan, laban talaga ng bonggang-bongga. At alam niyo yan na walang pudol. Marami lang talaga mga pageant fans sa Pilipinas na hindi matanggap na black yung ipinadala ng Pilipinas. At dahil doon sa discrimination na yon, talagang mapapa-imbernal talaga yung mga utak nila. At sa ginagawa ngayon ni Chelsea, sa mga binibigay at ipinapakita ngayon ni Chelsea sa Miss Universe, kahit ano man mangyari, makikita mo talaga na inilaban niya ng bonggang-bongga ang Pilipinas. That's why para sa akin, this is the best decision na ginawa ng Miss Universe Philippines Organization na piliin si Chelsea para mag-represent ng Pilipinas sa Miss Universe. Kayo guys, palagay niyo kung Miss Tisa yung pinadala natin, magsishine pa sa Mexico. Kaya ba niyong ligwakin ang mga face card ng mga Latina? Kaya bang ligwakin ang mga kabugerang mga Latina? Kayo lang, comment below kayo yung opinion niyo ba? Para mag-usap-usap tayo doon sa comment section. Pero yung opinion ko, this is the best talaga. Uulitin ko at uulitin at lagi kong uulitin na si Chelsea Manalo ang best talaga na mag-represent ng Pilipinas this year. Talaga lang namang makikita mo sa galawan, sa mukhaan, at saka sa performance, at saka sa personality na si Chelsea Manalo talaga ang dapat na manalo at wala nang iba noon sa Miss Universe Philippines 2024. Walang duda. Wala. Chelsea Manalo lang talaga. At wala nang iba akong pumapasok sa isip ko na pwedeng mag-shine sa Mexico. Kasi ang lahat ng mga nakakalaban ni Chelsea Manalo, hindi ko ina-underestimate. Pero feeling ko, yung mga nakakalaban na yun ni Chelsea Manalo ay maa-outshine lang ng mga ibang candidates na lumalaban ngayon sa Miss Universe kung gaano sila kakabugera, when it comes sa face value, when it comes sa mga galawan, maa-outshine lang ng ibang nasyon. There you go guys, comment down below lang kayo sa inyong opinion about sa ating topic for today, kung karapat dapat at deserve nga ba ni Chelsea Manalo ang mapili ng Miss Universe Philippines Organization mag-represent ngayong taon. So,
nagkamali nga ba sila or hindi. O, di ba? Pag-usapan na natin yan. Maraming salamat. This has been Kay Salartaga. Hanggang sa muli po. Bye!